Hello po, welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Kami po yung Filipino couple na nag-migrate galing Singapore dito sa Australia. So sa video na ito ay isi-share ko sa inyo kung magkano nga ba yung monthly expenses namin. Gagawin ko tong video na to kasi nag-request yung kaibigan namin na magmamigrate din sila dito soon. Na gumawa ro ako ng updated na monthly expenses kasi last time meron akong vlog na monthly expenses namin, which is noong year 2021 pa. Ginagawa niya yun na reference pero nag-request sila na maggawa raw ako ng updated na monthly expenses namin. So, noong 2021, yung monthly expenses namin dun ay sobrang basic. Yun kasi nga kakasimula pa lang naman namin dito. So, kung gusto nyong panuorin yung video na yun para sa yung sobrang basic lang talaga na yung kakalipat lang talaga, feel free lang to watch that video. So, ngayon 2023, ang difference naman is nakakalabas na kasi nung 2021 pandemya, so iba yung mga nakalista doon na mga expenses. Tapos ngayon tapos na yung pandemya, nakakalabas na, so bumabiyahe na, tapos mahal na yung mga bilihin kasi nga tumataas yung mga interest rate. Yung mga ganong factor yung nakaka-affect sa ating monthly expenses. Tapos bukod doon sa nung 2021 basic lang yung mga expenses namin, ngayon nagkaroon na kami ng mga dagdag na expenses, so mamaya isi-share ko yun sa inyo. So yung magiging flow ng discussion natin, meron akong listahan dito para sure na hindi ko makalimutan yung mga ibang info. So ang flow natin is ikukumpara ko yung 2021 to 2023 na expenses, yung mga items doon. Tapos sa dulo i-discuss ko yung mga additional items, additional expenses namin ngayong 2023. Tapos ang gagawin natin, meron kasing mga expenses dito na yearly mo siya binabayaran. So ang gagawin ko na lang, kung magkano yung amount ng per year niya, i-divide ko na lang sa 12 para lang makuha natin yung monthly na expenses niya. Pero bago ko i-share yung magkano yung monthly expenses namin, i-share ko lang kung paano namin hinahandle yung mga expenses namin. So ang ginagawa namin, meron kaming common na bank account. Bukod sa personal namin na bank account, meron kaming common na bank account. Tapos tuwing sumasahod kami, every fortnight kasi yung sahod dito. Depende rin yata sa company, pero sa aming case, every fortnight ang sweldo namin. So, tuwing nagsumisweldo kami, meron kaming sinishare dito sa common fund namin na amount na kinalculate ko rin base sa monthly expenses namin. Tapos, dinagdagan ko lang ng konti pang $100 na para sa hindi namin in-expect na mga expenses. So, every sahod, every fortnight, lalagyan namin siya ng specific na amount. Same kami ng amount na inilalagay dito sa common bank account namin. Tapos itong common bank account na to, ito yung aming ginagamit tuwing lalabas kami, tuwing kakain sa labas, tuwing mag-grocery. So, ganun yung ginawa namin kasi para less yung isipin. Kaya rin naisip ko na magkaroon kami ng common fund kasi natatakot ako sa mga scammer. Parang ang daming mga nakaka-access kasi ng account. Parang ganun. So, since na meron kaming common na bank account, ito lagi yung ginagamit namin na tinatap sa pagbabayad sa mga grocery, sa mall, pag namili ng something, o kaya pag bumili ka online, ito rin yung ginagamit namin na account. So, ito lang yung expose sa lahat ng mga transactions, yung personal namin na bank account, hindi siya may expose kasi hindi namin siya ginagamit sa mga online or sa pamimili sa labas. So, yun yung purpose namin bakit kami may common na bank account. And isa pa pala, bago ko simulan kung i-itemize yung mga expenses namin, hindi kasama dito sa lista ko sa expenses namin yung pagkumakain sa labas. Hindi ito kasama dito sa i-discuss ko kasi hindi ko naman tinatandaan or hindi naman namin mapipredict kung kailan kami kakain sa labas. Hindi rin kasama dito sa monthly expenses kung kunwari may nag-shopping kami, may binili kami na jacket na naka-sale or kung ano man, hindi ito kasama. Hindi rin kasama dito yung kung kunwari nag-travel kami. Ang ginagawa namin pag may mga travel kami, kung magkano yung amount na magagastos namin, nagta-top up kami sa common fund. And also, hindi rin kasama sa monthly expenses na inilista ko yung mga padala sa Pilipinas, sa pamilya namin. Kanya-kanya kami sa ganong bagay. Okay, simulan na natin i-itemize yung aming mga monthly expenses. Sana matapos nyo yung video na ito kasi meron akong mga isiningit na mga information sa bawat items na sana maging helpful sa inyo. Okay, so simulan na natin. Yung una naming pinakamalaking amount na ginagastos natin monthly ay syempre yung house rent. Yung bahay na ito,
since 2020, dito lang kami nakatira. So, ilang years na kami na dito nakatira. Nung 2021, ang renta namin dito ay $500. Kasi nung year na yun, pandemya. So, madaming units na available. Tas konti lang yung mga tao nagre-rent. Kasi nga, walang nakakapasok na bagong migrants. Walang nakakapasok na mga international students dito. Kaya, nung panahon na yun, mura lang yung parenta ng mga bahay. So, $500. Ngayon, ang mahal na. Pag pala, nagtingin kayo sa mga ads ng mga rent, yung nakikita nyo yung presyo dun is per week na renta. Pero ang bayaran dito ng mga renta is every fortnight. Ibig sabihin, every 2 weeks. Tapos, ang renta na namin dito ngayong 2023 ay $620 per week. Or tuwing fortnight ay $1,240. So, ibig sabihin, ang monthly nun ay $2,480. Ang sunod naman na item na isi-share ko sa inyo ay yung expenses naman sa utilities. So, ano ba yung utilities? Ibig sabihin nun, yung gas, kuryente, tubig. So, kaya na-delay din itong video na ito. Kasi hinintay ko talaga yung lahat ng bill na dumating para sure ako na yung latest talaga na bill yung may i-share ko sa inyo. So, yun yung kuryente, gas, tubig. Ang bill ng kuryente, gas, at tubig ay every 3 months. Parang napansin ko every season siya. Winter, spring, summer, fall. Yun. So, 4 na bills ang natatanggap mo sa isang taon. Napansin namin na nagmahal na kasi may mga emails din kami na natatanggap na magmamahal na yung singil ng kuryente yata sa kung tama yung pagkakaalala ko. Noong year 2021, ang bill namin sa utilities ay average na lang to ha. In average ko kasi nagpa-fluctuate naman siya. Pero yung average na to ay yung base sa latest bill. Noong 2021, $120. Pero ngayon, ang aming utilities, kuryente, gas, tubig ay $160 per month. Yun yung average. Next naman na item ay yung internet. So yung internet, again, katulad nung shinare ko sa inyo sa dati naming video, sinabi ko na pagka maghahanap kayo ng bahay, make sure na may naka-install na NBN. Itanong nyo or pag nag-inspect kayo, check nyo talaga kung naandun yung NBN na box kasi mahal magpakabit ng NBN. Tapos pagka may NBN na, kayo na yung kukonta kung sinong provider, internet provider yung kukuhanin nyo. Yung sa aming case, nung nag-view kami ng bahay na ito, ginawa namin, inopen namin yung wifi sa cellphone namin, tapos chinek namin kung anong mga provider yung nasasagap namin sa aming mga kapitbahay, magiging kapitbahay. So, nung nakita namin na OC Broadband yung mas marami dito sa paligid, yun na rin yung napili namin na provider. So, nung 2021, ang bayad namin dun ay $79 kasi may promo sila na pag nag-subscribe ka sa kanila, for a few months ay $79 yung babayaran mo. Pero ngayon, bumalik na siya sa normal na presyo, which is $90 per month. Ang sunod naman na item na i-share ko sa inyo ay yung Opal card. Yung Opal card, yun yung EasyLink, katumbas ng EasyLink sa Singapore. Yun yung pambayad natin na pamasahe sa, pwede sa ferry, sa train, o kaya sa bus. So, yun yung Opal card. Yun yung pamasahe natin. Mas mahal dito yung pamasahe kumpara sa Singapore kasi dito pumunta ka lang sa isang station, $3.60 na yung isang pamasahe. Pag pumunta ka naman sa city, $5.63, mga ganun, $5 plus, kulang $6, one way pa lang yun. Pero meron naman silang mga parang cap na kunwari kung naka-8 ka na tap, yung succeeding mong pag-tap within that week ay parang half price na lang. O kaya meron silang cap na within a day, ganito lang dapat yung maximum na pamasahe mo. So, the rest ay free na. May mga ganun sila. So, pwede nyo i-check yung mga ganung rules sa Opal card. Pero, sa aming case, ang nagiging pamasahe namin per month ay mga $260 for isang tao lang yun. So, times 2 ay $520. Okay, so, ang sunod naman na item na isi-share ko sa inyo ay yung grocery. So, yung grocery, hindi ko siya 100% na makalculate na sobrang accurate kasi hindi namin nire-record kung magkano yung nagagastos namin sa grocery. Tapos, hindi rin kami yung regular na namamalengke, yung tipong every weekend namamalengke kami. Kung ano lang yung napapanood nyo na video, yun lang yung pinapamalengke namin. Tapos in between, bumibili-bili lang kami ng kung anong kailangan namin pa isa-isa. So hindi ko talaga siya makalculate ng 100% accurate. So nilagay ko na lang dito yung grocery namin ay mga $400 a month. Konti lang talaga yung grocery namin kasi ang konti lang namin mag-consume. Ang bagal namin makaubos ng pagkain kahit na nakikita nyo na ang dami namin pinapamili. Ang tagal namin maubos.
yung mga pagkain namin. Kasi siguro dalawa lang kami. Tapos, yun lang, mabagal talaga kami mag-consume. Dun nga sa nakaraan naming video, yung 2020, may ilang nag-react doon na bakit doon ang baba amount namin na nagagastos namin sa grocery. Pero yun talaga yung amount na nagagastos namin. So, hindi ko alam kung bakit mura yung nagagastos namin sa grocery. Siguro kasi nga mabagal kaming mag-consume ng pagkain. Yung next naman na isi-share ko sa inyo ay yung phone bill. So, yung sa phone bill, prepaid lang kami dito. Actually, kahit nung nasa Singapore pa ako, prepaid lang ako. Kasi parang yun yung mas practical. Kasi di ba pag nakaplan ka, parang ang dami-dami mga additional na mga items ka na binabayaran na hindi naman kailangan. So, kami prepaid lang kami dito. Telstra yung aming gamit. Ang niloload namin ay $200 na may kasama siya na 140 GB. Actually, yung 140 GB na yun, na-expire pa yun. Hindi ko siya nauubos within a year kasi parang may wifi naman sa bahay. Tapos hindi naman ako mahilig magnood-nood ng mga movie pag nasa labas. So, na-expirean pa ako sa 140 GB a year nun. So, ang total na kung i-divide ko siya sa isang... sa 12 para lang makuha natin yung monthly natin. Mga $17, so times 2, $34 kasi pareho kami, dalawa kami na naglo-load, so $34. So pareho kaming naka-prepaid lang kasi yun nga yung parang pinaka-practical para sa amin. Next naman ay yung subscription. Yung subscription namin, isa lang yung subscription namin ay yung Disney Plus lang, which is yearly din siya binabayaran, $120 per year. So kumbaga kung divide natin para maging monthly, $10 a month lang yung binabayaran namin sa Disney Plus. So yun na yung mga items na mga expenses namin nakasama dun sa year 2021 na parang ginawa kong apple to apple na comparison. Ito naman ngayon yung mga susunod na items naman, ito naman yung nadagdag from 2021 hanggang ngayong 2023. So nagkaroon na kami ng extra cover. Yung extra cover yun yung private insurance. Meron naman ditong Medicare, which is malaki na yung coverage niya, pero kumuha pa rin kami ng extra cover para lang meron kami nung dental, yung sa salamin. Kung napanood niyo yung video ko na kumuha kami ng salamin last year, mura lang yung nabayaran namin dahil nga dito sa extra cover na ito. Tapos yung ambulance, kasi dito sa Sydney walang, hindi kasama sa Medicare yung ambulance. So, yung extra cover namin na yun ay $64 para sa aming dalawa na per month. So, mura lang din naman siya kasi yung mga salamin at saka dental, yun yata yung mahal dito sa Australia. Kaya, kumuha kami nitong extra cover. Yung next naman na item na medyo malaki rin na amount ay yung kotse. So, napansin nyo naman na dati nung bago ka lang kami dito, yung pag namimili kami or lahat ng mga ginagawa namin, lahat yun nakasakay dun sa karitela, dun sa trolley na binili namin. So, last year lang kami nag-avail ng sasakyan. So, hinintay ko na matapos talaga lahat ng mga bayarin ngayong year para maisama ko dito yung mga expenses na related lahat sa kotse. Yung binili kasi namin na kotse ay brand new. So, kapag bumili kayo ng sasakyan, yung amount na nababayaran nyo, syempre ilo-loan nyo yun sa banko. So, yung babayaran nyo sa banko on a monthly basis ay depende sa amount na diniposit nyo at saka depende sa kung ilang years to pay nyo na gustong bayaran yung niloan nyo sa banko. So, sa aming case, ang binabayaran namin monthly para sa kotse ay $580. Ang sunod naman na expenses na related sa kotse ay yung compulsory third party insurance o CTP. Itong CTP na to, ayun nga, nasa word na niya mismo na compulsory siya. Requirement siya bago ka makapag-rehistro ng sasakyan. Kailangan meron kang compulsory third party insurance para ito sa mga tao. Kunwari may nabangga ka, ito yung gagamitin mo insurance para sa, kunwari, pagpapagamot ng nabangga mo, yung mga ganun. So, para sa tao yung insurance na ito. Ang binabayaran namin dito sa compulsory third party insurance ay $420 per year or kung i-divide natin sa monthly ay parang mga $35 isang buwan. Requirement din kapag ka mag-update ka ng rehistro ng sasakyan, yung pink slip. Yung pink slip na yun, pupunta ka sa mekaniko tapos i-check niya yung sasakyan mo para tapos saka siya mag-i-issue ng pink slip kung okay naman yung sasakyan mo. Tapos saka ka lang makakapag
renew ng rehistro ng sasakyan mo. Pero sa aming case, since brand new yung sasakyan namin, hindi namin kailangan ng pink slip for 5 years. So next naman na expenses na related sa sasakyan ay yung insurance. Yung insurance naman ng sasakyan, which is yung comprehensive insurance. Ito pang sasakyan naman. So kung kunwari nasa parking ka, tapos may bumasag ng salamin mo, or may kumuha ng mirror mo, o kunwari hindi mo inaasahan, nagkaroon ng hail, yung mga ganong bagay, yun ang itong comprehensive insurance na ito yung magko-cover nun. Hindi naman siya compulsory, it's up to you kung gusto mo kumuha or hindi. Pero sa aming case, kumuha kami nitong comprehensive insurance. Ang binabayaran naman namin dito per month ay $118. Tapos merong road assist. Yung road assist na yan, kunwari nag-road trip ka, tapos nasira yung sasakyan mo, na-flatan ka, or kung ano man, tatawag ka lang sa NRMA yata yun, sa isang company na may road assist na service, tapos pupuntahan ka nila, tapos tutulungan ka nila ikumpuni yung sasakyan mo. Sa aming case, libre yung road assist na ito, kasi kapag ka doon kami sa dealer namin nagpa car service, libre itong road assist. So sa aming case, wala kaming binabayaran sa road assist. Ang sunod naman na item na kasama sa ating monthly expenses, ito yung hinintay ko. So few weeks ago lang ito nangyari, itong car annual service. So every year merong kailangan mong dalhin yung sasakyan mo sa dealer mo para i-check yung sasakyan mo. Pina-check namin yung sasakyan namin, tapos naka-itemize lahat ng mga ginawa nila. Kung napanood nyo sa huling video namin, kung sinabi ko isa-isa kung ano yung mga chinek nila sa sasakyan namin after 1 year. So yun yung car annual service, which is $199 per year. So kung i-divide ko siya sa 12 ay mga $17. Ang sunod naman ay yung car registration. Yung car registration, pwede mo siyang gawin every 3 months, every 6 months, or yearly. So, itong car registration sa service NSW mo siya gagawin. So, again, katulad ng nasabi ko sa dati kong video na ang requirement bago mo mairehistro ang iyong sasakyan ay kailangan ng pink slip at nung CTP, yung compulsory third party insurance. So pwede mo siyang bayaran ng 3 months, 6 months or yearly, pero sa aming case yearly yung binabayaran namin, kasi nga ayaw namin na paulit-ulit na lang namin iisipin. Gusto namin pag inisip namin, tapos na. So yearly namin siya binabayaran. Hindi ko sure kung nagvavary yung bayad mo, depende sa duration ng pagbabayad mo. Hindi ko sure yun kung mas mura pag yearly or mas mahal pag 3 months. Hindi ko sure yun. Tapos, yung car registration na price, depende yun sa size na sasakyan mo, kung bago yung sasakyan mo, kung luma, yun doon nagbabari yung bayaran. So, sa aming case, yung aming car registration ay $578 per year. So, kung i-divide ko siya sa 12, ay mga $48 per month. Tapos itong huling item naman ay yung gas. So since na may sasakyan na kami, kasama na sa expenses namin yung paggas. So yung gas namin, hindi ko talaga siya mag-gauge kung magkano talaga yung expenses namin sa gas on a monthly basis. Kasi nga tuwing weekend lang naman kami nag-drive, iba-iba pa. Minsan malapit lang yung pupuntahan namin, minsan naman pag nagustuhan namin mag-drive sa malayo-layo, makakapupunta kami doon. So hindi ko mag-gauge, pero ang inilagay ko na lang dito na amount ay yung amount ng full tank niya na around $110. So mag-vary pa rin siya depende sa presyo ng gas ngayon, parang ganun. Pero ang inilagay ko na lang dito ay $110 per month. Yan ang lahat ng mga items na nabanggit ko na kasama sa aming monthly expenses. So, kumbaga yung basic dati nung year 2021, tapos ngayon nadagdagan lang ng insurance at saka kotse. Pero sa kotse pala, malaki ring amount talaga yung nakokontribute niya sa kotse. Kasi pag tinotal ko pala kung magkano yung nagagastos namin sa kotse, yung lahat ng mga items na tabanggit ko, $908 din pala siya on a monthly basis. Malaki din pala yung naidagdag sa expenses kung kunwaring bumili ka ng sasakyan. Akala ko dati, pag bumili ka ng sasakyan lang, tapos gas, tapos na. Pero meron pa palang mga kung ano-ano, mga insurance, mga yung annual services at rehistro. So yun na yung ating mga items para sa ating monthly expenses. Again, hindi kasama dito kung kunwari kumain kami sa labas, kung kunwari may bisita kami, tapos ililibre namin ng pagkain, pag kunwari naimbita kami sa birthday, tapos bumili kami ng regalo, hindi rin kasama dito yung
parking fee, hindi kasama dito yung padala namin sa Pilipinas, hindi kasama dito yung kung kunwari nag-travel kami, nag-check-in sa hotel or nag-overnight, hindi kasama dito yung mga ganong expenses. Ito lang talaga yung constant na expenses namin on a monthly basis. So, ang total na mga expenses namin lahat ay 4,666. So, mga 4,700 monthly. So, medyo malaki din yung expenses namin siguro para sa aming dalawa. Pero, yun talaga yung expenses. Hindi ko sure kung mas mura ba kung kunwari nasa ibang state tayo. Mas mura ba yung expenses? Siguro mas mura kasi sa renta pa lang sa bahay, malaking factor na siya, diba? Kasi parang sa ibang state, mas mura yung rentahan sa bahay. Pero yung ibang mga expenses like utilities, pagkain, mga internet, siguro same lang. Baka ang nagkakaiba lang talaga yung renta sa bahay. Yun lang yung mga info na may i-share ko sa inyo. Kung sakaling may nakalimutan ako, please comment lang para magawan ko siya ng another video. Sana ay nakatulong ang information na ito na share ko sa inyo para magkaroon kayo ng overview or ng idea kung magkano ba yung monthly expenses dito sa Australia, lalo na yung mga magmamigrate pa lang dito tapos nag-aayos kayo ng budgeting nyo, diba? Pero kung sakali na magmamigrate pa lang kayo dito, huwag niyong kalimutan na isama sa inyong calculation bukod dito sa monthly expenses yung kunwari kung magre-rent kayo ng bahay, magkano yung deposit na ihuhulog nyo, yung bond na kailangan yung bayaran pagka bago kayo magrenta, kung ilang weeks yung bond, huwag niyong kalimutan sa inyong pagbabudget, sa inyong calculation. Tapos, isama niyo rin sa budget niyo yung estimated na amount ng mga kailangan niyong bilhin na mga gamit pag magsisimula kayong magrenta ng empty na bahay. So, madami mga basic na mga gamit na kailangan nyong bilhin para maging comfortable yung daily na pamumuhay ninyo. Katulad ng kunwari, yung mga washing machine, yung mga ref, yung mga ganun, yung mga kama, yung mga ganun ba. Rice cooker, syempre, pinaka-importante. So, yun lang. Sana ay nagka-idea kayo. Sana ay may na-share ako sa inyo na makabuluhan. Sana ay helpful talaga itong video na ito para sa inyo. At sa kung meron kayong comments, kung meron kayong suggestions, kung meron kayong mga tanong, feel free lang to comment. At sinasagot namin talaga yung mga comment ninyo and gagawa namin ng content yung kung ano mga tanong yung gusto nyo pang malaman. Especially yung mga magmamigrate, mga bagong magmamigrate dito sa Australia. So, yun lang. Kung sakali na meron kayong mga Instagram, TikTok, at saka Facebook, meron na kaming Facebook page, meron na kaming Instagram account, at meron na rin kaming TikTok account. So, please follow na rin kung sakaling gusto nyo. Kasi yung sineshare ko sa YouTube kasi mga broad na mga topic talaga, di ba? Pero kasi minsan, pag kunwari nagda-drive kami, meron akong mga gustong i-share na mga maliliit na mga bagay na magkaka-interest din siguro kayo. Kunyari may nadaanan kami na magandang lugar na saglit lang naman na video yun. Doon ko nilalagay yun sa Instagram o kaya sa shorts namin sa YouTube or sa TikTok. Yung mga maiiksing bagay na hindi ko sila may isama sa mahabang vlog, sa mahabang videos. So, yun yung mga inilalagay ko sa aming Instagram, TikTok, at sa shorts namin. So, yun lang. So, maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!